Hi guys, good morning. So today is May 17 at hindi ko alam kung matutuloy yung shoot mamayang gabi ng alas 7. At ito, nasa harap ko, ayan. Tapos yun nandito, magulo. Kasi ayan o, more on paperwork ako dahil sumablay ako dito sa SSS para dun sa final posting and receiving. Tapos nakita ko yung PhilHealth na may mga nakalagay na notice na nakapagbayad ako pero hindi rin siya na-post. So, ang nagpo-post kasi noon yung manager ko and wala ako nung password. Then, kapag ka just in case na may nagbubukas, tawag yan, may mag-a-appear dun sa email. So, ayoko naman pakialaman yung account dahil, ba diba, baka kung anong isipin sa akin. Tapos, ito, may mga nagtetext sa akin, yun nga, about dito. Kanina pa ako gising mga alas 7 or alas 8. Ito na kagad yung ginagawa ko. Tapos, ako, aminado ako ta, mali yung paggawa ko nito at yung pagbabayad ko kasi natapos lang ako doon na pagkatanggap ko ma-receive yung form na may series na lahat na receive yung payment ko, inakala ko na okay na, natapos na kasi bago naman ako umalis sa counter, nagtatanong ako kung okay na ba, ano pa po yung next step, then yun na. So ngayon, this time, bago ako makarating doon sa PRN, kailangan maayos ko muna lahat yung mga documents from year 2015 until 2018 na nagbayad ako ng March 2018, yun yung last na nagbayad ako gamit yung form na ito ng SS. So this time, bago yon, bago tayo dumating sa PRN, kailangan ma-accomplish muna yung from year 2015 to March 2018. Dahil itong PRN ng April 2018, nag-submit na ako, okay na siya, automatic yon. Kapag sinabi kasing PRN, yun yung payment record mo na nakapagbayad ka na sa counter and bago mo kasi mailabas yun, diba, nasa computer ka, ilalagay mo yung contribution mo, kung magkano, okay na yon, as is na nakapasok na siya doon sa tao. Then after nyan, after mo magbayad, ang next nun, yung tawag dyan, after mo magbayad, okay na, uwi ka na kasi wala ka na ipapareceive kung ano man kasi nakalagay na siya mismo dyan sa computer. So yun, ang problema kasi sa dating SS, kapag ka nakapagbayad ka na, may iwan sa yung papel na kailangan mong ipapotocopy ng dalawa para isa sa government and doon sa company. Then after nyan, masang mahabang pila ulit para doon sa receiving, ang malas mo lang kasi kapag ka nagbayad ka ng SS PhilHealth Pag-ibig, hindi mo yun ma-accomplish ng isang araw. So ako, napadali sa akin yung pag-accomplish dahil more on payment lang yung ginawa ko kasi hindi ko nga alam na may payment. So nag-undergo ba ako or meron bang nagturo sa akin? Walang nagturo sa akin guys, walang nag-train, walang anuman na tao na lumapit or wala rin tao na ibinigay sa akin na ito yung accountant natin, ito yung magtuturo sa'yo. Kasi meron kaming accountant, kumbaga parang ang sa isip ko ha, nag-hire lang sila. Parang accounting firm na kung sino available na accountant, ikaw yung gagawa ng mga BIR namin, connect-anek. So yun, yung BIR na yun, nahawakan ko siya kapag ibabayad na. Pero yung mismong accountant, maski yung mukha, hindi ko pa nakikita. Meron kami dati, pero hindi ko sure kung siya na ba yung accountant na gumagawa o siya yung assistant. So yan. At yun din yung sabi sa akin ng government na lahat ng pinuntahan ko na kailangan ko nga na accounting firm na katulad ni daddy na laging nasa tabi ko na pwede kong tanungan na ano po ba to. Kasi itong ginagawa ko, ito yung ginagawa ng mga accounting clerk na kung saan kasama mo yung accountant, yung physical na tao, na kung saan siya mismo yung magkokorek, siya yung pipirma kasi siya yung qualified para doon. Especially if CPA ka, ikaw talaga yung dapat pumirma noon at hindi ako kasi ako, hindi naman ako CPA graduate. So if CPA ako, pwede ko yun gawin. Pero syempre, hindi ko yung pwedeng gawin kasi possible na makasuhan ako about doon. So ngayon, nire-review ko lahat ng mga binayaran ko. SS Pag-ibig PhilHealth. So ang sablay ko guys, SS tsaka yung PhilHealth. Then pasensya kung nagbabakel ako kasi eto nga, natataranta na ako. So ang dami ko nakaka-text, more on pati si GMA nag-ano sa akin, nagda-direct. So siguro hindi nila makausap o matawagan yung number kasi nga busy din. Then ayun, baka yung isa kong manager yung mabait, yung nag-aasikaso nitong SS ko para matapos na, para maayos na. Then sa next na punta ko ng PhilHealth, kakausapin ko yon. At for sure, may mga problema ulit to kasi
hindi nga nagpo-post yung manager ko. Kumbaga parang okay sa susunod na, okay na yan, basta nakapagbayad ka, okay na yan. Parang ganun eh, ganun kasi lagi. So kapag marami siyang ginagawa, next month na yan. So okay lang ako doon. Kaso kasi, what if, diba, kinailangan ko ng pera, kinailangan ko mag-loan, what if nagkasakit ako ulit, tapos kailangan ko ng PhilHealth, diba, wala akong may papakita na meron akong contribution, ito na yung nabayaran ko, ito na yung hinulog ko, kasi hindi siya nakapost. Kapag hindi siya nakapost, automatic, bayad ka nga, pero hindi siya nakapasok dun sa'yo. Kumbaga, nasa company pa rin yung pera, so hindi pa siya nalilipat. So yun, and yan guys, more on problema tayo ngayon and kailangan ko siyang i-record. At kahapon, hindi ako nakapag-vlog ng maayos. Ayun guys, nag-stop. Hindi ako nakapag-outro kahapon dahil yun nga yung ginagawa ko yung sa SS sana. So pumunta ako ng MCA, umabot ng 2 hours and 45 minutes yung video na kung saan doon ko din nila yung video ni Darren na siguro, hindi ko sure kung kailan ilalabas sa mix. So, meron siya guys na bagong kanta at hindi ko siya pwedeng sabihin yung eksaktong kung ano man yun. Basta sasabihin ko lang kung saan ako nanggaling, ito yung ginawa ko. Kasi katulad ngayon, may mga problema ako na encounter para meron akong babalikan na record. And ito, sabi naman din sa akin ng mga government na nakausap ko, lahat-lahat to, SS Pag-ibig PhilHealth, kung ganito na may supply, kung dati dalawa lang yung pinapapotocopy, isa sa government, isa sa employer. So, this time, kailangan, meron din si representative. So, this time, tatlo na yung papapotocopy ko. So, yun. Pasensya na ha kung nabubulol ako and siguro hindi ito yung time muna na kailangan yung i-correct yung pronunciation ko kasi alam ko naman na mali ako. So, ngayon, yung ipa-priority ko muna itong mga problema dito. Then, kapag na-accomplish ko na siya, kung may mga corrections kayo sa akin about dito sa pagsasalita ko, nagbabakil ako yung pronunciation ko, papansinin ko na lang siguro yan sa susunod kapag hindi na ako ganito na hectic at puro problema pa. So yan, bakit ko siya binlog kung puro ganito? Kasi kailangan ko siyang balikan. And kailangan ko rin itong i-post lalo na itong computer na ginagamit kong bago. Hindi ko masasabing akin to, hindi ko masasabing permanent to sa akin kasi ang laptop ko yung dati pa rin. So yan, kumbaga ito, kapag kinailangan ko ng laptop sa labas, ito yung gagamitin ko, at yung isa kasi pambahay lang yun, diba nga, kailangan ko ng electric fan sa ilalim. So yun, just in case guys, hindi ako makapag-outro, ito na, marami na akong ginagawa, and salamat sa panonood, so see you later if ever na meron pang kasunod. Laksa, I wonder.
Grabe si Kuya Charlie. Friday. Pinati ko yun. Hindi ako Magki-green ka pa, Uya? Magki-green ka pa? Magki-green ka pa? Magki-green ka pa? Last na ba to? Pero sa IG na. Yan! Sa gilid lang, nagano'ng umapaw dyan sa inyo. Tumihan mo pa.